Ang bistek ay maaring i-translate sa Ingles bilang Filipino-style pan-fried beefsteak. Bistek, beefsteak, makes sense, di ba? Pero bakit siya naging bistek Tagalog? Dahil ba kasama sa sangkap ang sibuyas Tagalog? Pwede. E paano kung hinaluan pa to ng kakulitan at kakwelahan? Why, ibang klase na yan. Yan ang bistek Tagalog, Dampa style. Mga ka-nation, gutom na ba kayo? Tad nyo ba ang American beefsteak? Sorry, English yun eh. Kaya, mag-bistek Tagalog na lang tayo. Dampa style. Mga ka-nation, ang unang-una natin dapat gawin pag bago maggayat ng sibuyas ay siguraduhin ninyong matalas ang inyong kutsilyo para maiwasan ang inyong paghiyak. Dahil nakikita niyo ba itong katas na ito? Ito ang nagiging dahilan upang kayo ay umiyak. Kapag matalas ang kutsilyo niyo, maiiwasan niyo yan. Okay? At ang tamang paggayat ng sibuyas para sa bistek ay bilog-bilog. Huwag masyadong manipis at hindi rin masyadong makapal. At ito ang tamang kapal ng sibuyas para sa bistek Tagalog. Mga ka-nation, magsisimula na tayo magluto. Una natin gagawin ay pag-aluhaluin natin ulit ang ating mga ingredient. Ang importante sa lahat sa bistek Tagalog ay gumamit ng kalamansi. Dahil pag lemon ang ginamit nyo, English speaking yon, hindi magiging Tagalog yon, okay? Yes. So, kalamansi, toyo, pepper, garlic, okay, and then beef. Ang ginagamit namin dito ay sirloin. Kailangan haluhaluin natin siya. Hayaan natin siya magsook at least mga 5 to 10 minutes bago natin siya isauté. Alam niyo mga ka-nation, ang isa sa dahilan kaya masarap o nagbibigay ng sarap sa bistek ay ang sibuyas. Kaya kayo mga mister, sisiguraduhin niyo na pagkatapos niyo kumain ng bistek ay magsisipilyo muna kayo dahil baka mamaya sasala kayo matulog, okay? Hintayin natin maging golden brown siya. Tsaka naman natin ilalagay ang ating karne. Okay? Sama natin ang sauce. Okay? Halu-haluin natin ng konti. Tapos lalagyan natin siya ng beef stock. Yan lang muna natin siyang kumulo ng ilang minuto. At mga ka-nation, sa pagluluto ng bistek, hindi nyo kailangan siyang lutuin all the way. Tandaan ninyo, ang ginamit natin is sirloin steak. The more na pinatagal nyo ang pagluluto, the more na tumitigas yung karne. As much as possible, half-cooked lang siya. At siya nga pala mga ka-nation, hindi ko maintindihan kung bakit may bistek Tagalog. Bakit? Meron bang bistek na Bisaya? Bistek na Sarangani? Kaya mga ka-nation, kung alam nyo ang sagot, pumunta lang kayo sa Dampa at ating pag-usapan habang kumakain ng bistek Tagalog. Tapos mga ka-nation, pag nakikita nyo na medyo naiigan na o nadadry na yung kanyang sauce, this is the time naman, lalagyan natin ng konting soy sauce. At syempre, ang kalamansi. Okay? Gawin natin ng konti. At ating i-drain na to. At ito yung ating mangkika na tira kanina. Ating ang isasama. Tapos ang ating sibuyas na bilog-bilog. Ang bawang. At saka natin lalagay ang ating karne. Tapos atin ang igigisa. Pagkatapos niyan, atin ang isasama ang sabaw. At syempre mga ka-nation, this is the moment of time na titikman na natin ang ating beefsteak. Sigurado ako na magiging 100% approved ni Herbert Bautista.
Kung gusto nyong matikman ang bistek Tagalog, Dampay style, halina sa Dampa Pilipino Food sa 2960 Castrovalley Boulevard, Castrovalley, California. At yan ang bistek Tagalog. Kaya hanggang sa susunod na pagluluto at pagtuturo dito lang sa Sarap Santi, Dampay style.